Good morning mga kakosa! Welcome back to my channel! Ang tatalakayin natin ngayon is kung paano kumuha ng sasakyan sa loob lang ng 2 araw. So, tara, samahan niyo ako. So, ayun na nga guys, mga kakosa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, sa loob lang ng 2 araw. Makakakuha ka ng sasakyan o makakapag-loan ka ng sasakyan at marirelease agad. Ngayon ang tanong doon, paano? Based on my experience kasi, mag-a-apply lang ako sa mga car show or auto loan, ganyan. Unang araw ng pag-a-apply ko, kinahapunan, magte-text sa akin ng requirements yung bangko. Pagkatapos nun, katawag siya sa akin, mag-interview ng konti. Pagkatapos ng pagkatapos mag-interview, kinabukasan, approve ka na. At sa loob lang ng kinahapunan, magte-text sa'yo yung ahente, pwede nang mag... o pwede nang kumuha ng sasakyan. Pwede mo nang kunin. Release na, ibig sabihin. So... ang kailangan lang natin guys is kailangan syempre yung pagbabayad mo sa bangko is consistent o maganda yung record mo para mabilis kang maaprubahan. Yun yung step number 1. Step number 2, syempre kailangan mabilis kang mag-comply sa mga requirements. Kumbaga, pagka hiningan ka ng ganyang requirements, meron ka meron ka may papakita agad. Pangatlo, meron kang tinatawag na banking credits na maganda. Kagaya ng savings na malaki. Maayos na pagbabayad sa mga proof of billing mo. Tapos wala kang, importante, pinaka-importante ito guys, para mabilis kang maaprubahan. Wala kang bad record sa kung ano mang bangko. Kasi syempre pag may bad record ka, mabablacklist ka. Matitrace nila yon. Experience ko na rin yung dati. So, balik tayo dun sa isa pang kailangan para mabilis kang maaprubahan is yung pag-comply mo sa mga tawag nila. Dapat 24/7 is hawak mo yung cellphone mo kasi ang mga bangko nag-aagawa niyan. Mabilis kang tatawagan yan. Yun. Kailangan masagot mo sila tapos yung mga tatanungin nila makumpleto mong masagutan. Pagkatapos na pagkatapos nun, ulitin ko sa inyo mga kakosa, bigla sila magte-text sa'yo, kinumagaan, at sasabihin, boom, approve ka na. Ngayon, kasi based on my experience, sa pangatlo ko nang kuha ng sasakyan, thank you, joke lang. Pangatlo talaga, based on my experience ko, ganun. So, maganda naman yung record ko. Kaya mabilis akong naaprubahan. Kaya sinishare ko sa inyo to para kung sakaling gusto nyo kumuha ng sasakyan, magkakaroon kayo ng idea sa akin kung paano yung mabilis. Yun lang. Thank you. Ipapakita ko sa inyo yung kinuha kong sasakyan ngayon. Yung mga detail. Salamat. So guys, ito, tingnan natin yung specs ng kinuha nating sasakyan. Manual siya, 5-speed with reverse. Tapos meron din siyang screen na ano. Okay, maganda naman, ayos naman. Sulit na rin yung ano natin. Okay. Baka may ginagawa pa. So worth it siya mga guys. Okay siya. Pag tinignan mo yung specs, okay naman. Meron pang mga electronics dito sa manibela. Okay. Nakalak lang. And so hindi na ako nakapag video kahapon.
Ito ho yung kinuha namin. Ayan siya. Okay. Hindi na ako lalabas guys, this is mainit. Okay. Ayan siya. Desire, Suzuki Desire. Thank you. So ayan na nga kakosa, napakita ko na sa inyo kung ano yung kinuha kong sasakyan. Pumunta na tayo doon sa may kasa o sa call center na lang. Yan, para sa mga dagdag kaalaman pa, mag-subscribe po kayo sa akin, sa aking channel. At marami pa tayong i-upload na videos na medyo kapupulutan natin ng ideya. Maraming maraming salamat mga kakosa. Next vlog ulit. Sana nandyan pa kayo. Thank you, thank you. Salamat.